Ito pala mga kajirik yung kahoy na sinabi ko na kanina na gawang ko ng mga upuan dito. Kaya lang wala kong budget. Pag magka-budget na, ay libre naman tayo sa kahoy. Tingnan nyo kung mapanood yung video na to. Makikita nyo talaga ang totoo. Oh, itong banid na to, sa kaliwa to, ba't nasa kanan ko na? Sa magandang umaga sa ating lahat mga kajirik natin dyan. So, panibagong araw, panibagong vlog na po tayo ngayon. So, time check tayo is lasay sa uno po ng umaga. Tsaka si, magpa-vlog po ngayon si Yuiner kasi ako mag-aaral. Kaya na si Yuiner. Ay mga kajirik, magandang umaga. Ang gagawin natin ngayon, mangunguha tayo ng stick na para gamitin ko doon sa pagtanim ng bakhawan kasi yung una namin pagtanim, kulang yun saan, kasi walang stick na nakasuporta, dapat itali doon yung pananim. Abangan nyo mga kajirik, tuloy-tuloy na tong trabaho namin. Hindi na yun tuloy-tuloy na yun. Alright, sa mga love shout po pala sa mga minamahal nating viewers dyan. Yun, at mga love shout po sa inyo. At shout out kayo doon na Riot, tsaka keyboards Jason, tsaka Bruno, tsaka kay Sweetie, tsaka kay Tatay Riot. Alright, sa tiyan. Maraming talagang salamat sa inyo, birds, sa suporta nyo sa amin. At salamat din sa shoutout sa amin dito. Alright. Yan. So, abangan natin yung vlog ni Yuiner kasi si Yuiner lang po mag-isa yung magbablog kasi si Jerick nag-aaral. Kasi at ako rin, mag-aaral din ako. Kaya si Yuiner muna yung yung magbablog. Bukas, dalawang araw yung mag-vlog namin ni Dudong at bukas magtanim, bukas po kinuha na kami ng ng stick para matibay yung pagtanim namin. Yun. So abangan natin yung vlog niya. Yun mga kajirik, dito na tayo. May nakuha na akong kahoy na gamitin natin pang yung stick na pang tali, pantalian ng pantanim. Ito na, abangan kayo. Hawak ng cellphone kasi si Eric nag-aaral din si Dudong baka bukas yun baka upload na kami ng maayos. Tuloy-tuloy na ito mga kajirik. Hindi namin ito tigilan hanggang di matapos yung isang area na yan. Yung dati pinatanima namin. Daan lang piraso mga tanim natin, okay na yun. Sa doon lang tayo sa hapon, wala tayong magawa. Dito, meron kang magawa. Thank you.
kahoy na ito mga kadirik, hindi ito kahoy na tunay. Ang tawag doon sa amin kasi naasin. Yung tinatapas na silalim ng nyugan. Sobrang dami na. Simula lang kami dito mga kadirik ng pagtanim noong araw, yung mga tao na hindi makaintindi sa pag ano nang maghawaan maraming yung marinig na salita ng sakit katulad ng sabihan na para yata kayong nababaliw dyan paano mangitlog yan ang isda sa ano gilid ng talampasigan sa bakhawan pa kaya yun. Hindi lang namin yung pinansin. Ito, volunteer to mga kadirik. Mayroon pala mga kadirik, may kahoy ako doon na nakita doon na malaking kahoy. Bahala ko doon pag nagka-budget ka, nagka-mayroon na kaming budget. Gawa namin yung taas ng mga upuan para pagaling namin dito sa trabaho namin, mayroon kaming mapahingahan. At doon rin kami kakain. Tingnan nyo mamaya mga kadirik, daanan ang kahoy na yun. Sobrang ganda ang ano, malilim talaga siya. Ulang pa to. Kahit umaabot pa siya ng 100 piraso.
kajire, dinhin ati living ko. Doon lang siya sa taas para mag ano na siya. Tuyo na, pwede natin katungan. Siyempre, dito na naman tayo, oh. Sobrang dami ng sako. Yun, makikita nyo mga kadirek kung paano magigay nito. Isang metro. At dyan itatali yung ano, yung how. Ito pala yung mga bag, una namin tinanim mga kajirik na ano, siguro ito bababa sa mga 8 o 10 taon.
Simula nung tinanim namin. Nung bumag-umpisa, yung bago namin tinanim dyan, ubos. Kaya yun, kahit makadagdag man lang kami ng mga 500 na bakawan, ayos na yun. Para hindi naman masyadong ano. Kasi wala na doong laman talaga. Kaya volunteer lang tayo mga kajerek. Hanggang dito na lang mga kajerek. At shout out pala dyan sa ano, sa lahat ng mga viewers namin. Marami talagang salamat sa inyo na patuloy kayo nag-suporta sa amin. At lalong lalo na kay ano, sa Sword Family, Idol Japper Sniper. Maraming salamat talaga na hindi kayo na sawang sumuporta sa amin. At saka kay ano, Idol Jan Riot Borgison, maraming salamat sa inyo. Yun lang po. Ito pala mga kajirik yung kahoy na sinabi ko na kanina na gawang ko ng mga upuan dito. Kaya lang wala pang budget. Pag magka-budget na, ay libre naman tayo sa kahoy. Bako na pamako lang ay okay na. Lagyan ko to ng palibot ng upuan para kung magmukbang kami, dito na kami. Kasi ano, malilim talaga siya. At abangan nyo mga kajerek, siguro hindi abutan ng mga ano to, October, nalagyan na to. Yun lang. Ito, ganda oh. Mga kasi dito abot ito ng dagat, kaya dito dapat yung upuan punta doon no. Palibot siya, kaya walang mabawas na sanga dyan kasi ano, baka tayo pagalitan. Ayun lang po. Alright, so mga ka-GF natin dyan no, time check tayo is 4:25 po ng hapon. So ngayon lang ako naka-uwi gikan sa ano, gikan galing sa Parlan. At saka ano, may nagtataka lang po kami mga ka-GF kasi ito si Enir, tuon kayo no? Ang sige tawag ng tuon? Kanan. Oh kanan to si Enir eh. Pero ano ha, nagtataka lang talaga kami. Talaga kami kasi ano, si ako magpapaliwanag sa inyo mga kadirek na kanina, ako lang mag-isa pumunta doon sa ano, sa doon sa pinagtaniman namin ng ako lang mag-isa pumunta doon sa pinagtaniman namin ng bakawan. Kasi wala dito si Jirek, nag-aral din, tapos si Dodo nag-aral din eh. Nagtsaga lang ako na mag-umagamot kahit kunti lang, makablog lang doon, ano doon sa pagtanim. Kaya ang ginawa ko, nagdala ako ng tripod, na itong mahaba na, mataas na tripod. Tapos, nanguha ko ng kahoy, unang putol ko doon na sanga na patay, may nakaulupot doon na maliit na ahas, kaya inaalis ko muna, hindi ko naman siya sinaktan. Kinuha ko yung kahoy. Tapos nung pagkakuha ko, ay siyempre linisan ko yung sanga. Kaya nasugat ako. Dito yung sugat oh. Ayan o, para maniwala kayo dito yung may band-aid. Yan. Yan, limirong putol ko lang yun. Tapos, hindi ko talaga yun na ano, kasi mag-isa lang ako. Ang yung cellphone ko malayo, iniwanan ko yan doon. Takot nga ako baka nakawin doon kasi walang tao. Ayun ang nangyari, nung natipon ko yung mga kahoy ng mga patay mo na pinuha ko, di, ano ko, doon ako, pinutul-putul ko na. Tapos, tinapos ko talaga yun hanggang nagbaon ako na doon ng mga taniman talaga ng yung steak na sinabi ko. Eh, pagkatapos din mo ako, nanood na ako dito sa video, doon na po ako nagtaka na bakit ang nangyari na ganito na. Yung kanan, ito ang kanan ko, ito halata talaga nyo na durog to, kasi nabali ito. Hindi talaga ito makahawak na ng itak, kahit piso yan ilagay ko dyan sa kamay ko, hindi na yan ng piso, kasi hindi na masyadong maano tulad nito. Ito, hindi, ganyan na lang yan. Kasi balik na to, oh. Ito wala yung itong kanan ko. Nakita ko dito yung video ko pagdating ko, yung damit ko doon na inano ko dito sa nasugat ko, patan dito na sa
kanan ko. Okay. Halata naman nyo sa video. Oh, agad na sa video mga kajerik. Nung nagputol ako ng kahoy doon sa puno, itong yung puno na ano na, yung pagputol ko, ba't kalawitin ako doon na hindi naman talaga ako, kanan ako? Kasi hindi naman ito nagagamit kasi balik na to, durog na to. Doon ako nagtaka. Kasi siguro na ang cellphone ko na nainiwanan ko noon sa ano, malayo, baka mayroong talagang nag-diskita sa atin na tao na hindi natin nakikita. Kasi bakit lumipat yung balik ko dito sa kanan, sa ano, sa kanan ko? Tingnan nyo mga kadiri ko. Oh, kaysa dito, oh. Tingnan nyo kung mapanood yung video na to. Makikita nyo talaga ang totoo. Oh, itong banid na to, sa kaliwa to, ba't nasa kanan ko na? O doon akong masyadong nagtaka. Kahit nga, hindi ko makamupo na ano, balikan ko talaga ang panood. Lahat na video ko dyan, puro yan. Ang balik ko na kamay, nandito na sa ano ko, kanan ko. Doon sa paggamit ng kita, ang ginamit ko na doon sa video, pagkatapos ng ano ko, kalawitin ako na samantalang hindi nga itong makahawak ng ita kasi ano, uy, tingnan nyo oh, ganito na lang yan. Doon ako nagtaka. Kaya yun lang ang masasabi ko. Kaya, ako ngayon mga ka-Jigs, nagtataka na ako kung bakit naging kalawitin si Yun. Nung napalad ko yung ano, pinakita kasi sa akin ni Yun, yung video. Bumaliktad ng kamay ko eh, yung kaliwa ko pumunta sa kanan ko. Eh, paano nangyari yun na ito? Oh, tingnan nyo, malata talaga ninyo na ganyan oh. Ito talaga ang kaliwa ko, balik yan. Ang ano niya, ang mga daliri ko, hindi naman ganyan oh. Ah, ganyan na lang yan oh. Paano napunta doon sa kaliwa yung kanan ko? Eh, panoorin nyo mga ka-Jerek. Baka kasabi kayo na tayo ay nag, ano, sinungaling. Kitang-kita nyo yung makikita nyo yung tali ko dito na damit ko na inunit ko na lang na kasi bawal sa YouTube na ipakita yung dugo ko. Kaya hindi ko na lang pinakita sa video. Pero makikita nyo na ang ano, tinali ko na damit ko doon sa kanan talaga, o sa kaliwa talaga. Bakit na pumunta na sa kanan? Doon lang ako nagtaka. Siguro may mga kaibigan tayo na naawa siguro sa atin na wala akong, walang naghahawak ng cellphone para mag-video sa atin. Siguro, sila na siguro ang tumurong sa atin para pagpatuloy yun ang pagbablog ko. Yun lang ang masasabi ko. Tinong kasi yun na ano, kaibigan at naging kanto. So, alright na. Kasi mga ka-Jerek, yung buhangin nandoon na makikita nyo sa video, dating simenteryo yun. Diba, baka may mga ano dyan, ewan ko lang, baka may multo doon, di. Salamat na lang sa kanila na yung kamay ko binaliktad nila. Salamat sa pagtulog. Panorin nyo lang mga ka-Jerek.